Okay, so for our next topic, we will have the circuit transformation. Ayan. So ano ba yung mga i-expect natin dito sa topic natin na circuit transformation? Of course, syempre, dapat malaman natin kung paano ba yung mga techniques on how we are going to transform the circuit or let's say yung mga complicated na circuit using yung mga iba't ibang circuit transformation na gagawin natin. Of course, dalawa lang naman yan. So, we have these two ways on how you are going to transform the circuit, no? Para mas madali nyo pong makuha yung mga let's say kung maghahanap kayo ng voltage, current, or di kaya total resistance or equivalent resistance. So, nandyan po yung Delta-Y or Y-Delta transformation. At yung isa naman po ay yung source transformation. Importante na malaman natin kung ano-ano ba yung mga rules. Okay, ma-define natin yung mga rules. Ma-apply natin yung mga rules ng dalawang transformations na yan. And of course, ma-recognize natin kung ano ba yung magiging epekto dun sa entire circuit kapag ginawa natin itong mga transformation. So usually, ano bang nagiging epekto nito, sir? Usually, syempre, nababrought up niya yung circuit into mas madaling klase ng circuit. So let's say, pwede siyang maging parang, let's say, series parallel. So kapag naka-series parallel na siya, o di kaya parallel series, mas convenient na makuha kung ano man yung mga kailangang hanapin pagdating dito sa ganitong klaseng transformation. Ayan. So unahin muna natin yung Y to Delta and Delta to Y transformation. So dito ang sinasabi niya na meron tayong dalawang klase ng network. Okay? We have na usually pwedeng na makikita sa mga combinational circuits or sa mga electrical networks. We have the Y network and we have the Delta network. So pag sinabi nating Y network, so sometimes tinatawag din po siyang star or Y. So ibig sabihin po parang naka-format po siya na parang ano. So alam niyo man siguro yung ano, yung itsura ng Y, no? Ayan. So kumbaga let's say we have this resistance, no? Ayan. Okay. So ayan. So then pwede mo ganyan siyang i-transform na parang letter T. No, ayan. Okay. So yun lang naman yung pagsinabi nating Y, no? So ito pwede mo siyang banatin para maging letter T. Kaya tinatawag din po siyang T network or tinatawag din po siyang star network. Dahil meron po silang parang ano, meron silang intersection, no? Okay, yung or kumbaga yung tatlong terminals ng resistances ay pinag-connect, no? So ganun po yung nangyari. Ngayon naman pagdating dito sa Delta network or also known as the mesh networks, of course, syempre mukha po siyang delta, no? Okay. So ito siya. So ito yung Delta network na pwede rin tawaging mesh or pi network wherein yung kada ends po nung dalawang resistor ay pinagko-connect. So, yan po yan. So, ngayon, ano bang purpose yan? Bakit nagkakaroon ng mga Y or Delta? Usually kasi, yung mga connections na yan, ginagamit din yan para dun sa mga sources, okay, or sa load. Usually, ang purpose ng Y is para makakuha ka ng mataas na voltage. So, yan ang purpose niya, no? Yon. Pag delta naman, ang usually na ano niyan na tawag dito, function is para makapag-produce ng mas mataas na current. So for high current naman. So ayan po yung pinagkaiba nilang dalawa. So yan, mas may encounter niya yan pag dumating na kayo dun sa mga let's say sa Y connected system or sa delta connected system pagdating sa AC circuits. Ayan, sa transformers. Ayan, meron ding mga Y and Delta connections din na binabanggit din nun. Okay? Ayan. So ngayon, ito po yung ipapakita ko sa inyo, yung Y network o yung tinatawag na nating star or T network. Ayan. So ito yung itsura niya. So, ayan siya. Ngayon, ito naman yung sa Delta. So ayan, mapapansin nyo, ayan, meron tayong mga resistances na R1, R2, and R3. Ngayon, sa pamamagitan po ng transformation, kasi kung halimbawa may nakita kang part na circuit na parang hindi mo kayang isolve using combinational circuits or using yung series parallel, pwede mong i-transform yung
portion ng isang circuit using this transformation. So provided lang na dapat, kasi ito, di ba kung titignan natin guys, yung pwesto ha, importante dito yung pagkakalagay. So hindi porket na alam mo paano mag-transform, hindi mo na alam kung saan mo siya ibabalik o saan mo siya ipupwesto o saan mo siya i-coconnect. Importante na alam natin kung saan siya dapat nakakonnect. For example, yung RA, so dapat dito lang siya na nakakonnect dito sa line A o terminal A. So ganun din dito. Ito, yung R3 at saka R1, nakakonnect din yan dito sa terminal A. Okay? So, yan yung ano, sense nung pagka-transform natin ng circuit using this technique. So ngayon, isa-isahin natin or itong dalawang klase ng transformation na gagawin. So vice versa, no? Ibig sabihin pwedeng isa or yung isa depende sa kung ano yung given. So dito meron tayong delta to y, okay, conversion. So dito ang sinasabi niya, the resistance of any branch of y network given yung delta, no? Okay, hahanapin mo yung mga resistance dun sa y, is equal to the product of the two adjacent sides of the delta network divided by the sum of the three resistances. So let's say mag-drawing tayo nung ano dun sa delta, no. Okay, so let's say ito yung R1. Let's say ito yung A, ito yung B, ito yung C. Okay. Let's say nandito yung R1, R3, tapos R2. Ayan. Okay? So, ayan. So, ito yung ano natin, pwesto guys, no? Ngayon, syempre, meron kang yung terminal A dito. Meron kang yung terminal B. Meron kang terminal C. Pero, itong delta network na to, itatransform mo lang yan into Y network. So, hindi yung basta parang, okay na, nakakuha na ako ng value. Pero hindi mo alam kung paano yung pagkakakonnect. So, let's say dito, we have RA, syempre. And dito yung RB. Tapos ito naman yung RC. So, sa pagkakataon to, para makuha mo yung RA, no? So, yung RA na nasa Y, tingnan mo lang yung terminal A. So, yung terminal A, nakakonnect dyan yung R1 at saka R3. So, yan ang tinutukoy natin na two adjacent sides. So, sabi dito, the product of the two adjacent sides. So, i-multiply mo yung R1 at saka R3, then i-divide mo lang sa sum nung tatlong resistances na nasa delta. So, ito lang yung magiging formula. Kapag hahanapin mo naman ay si RB, tignan mo lang yung katabi ng terminal B. So, you have R1 and R2. Sa RC, you have, sa terminal C, may R2 at saka R3. No? So, kaya importante na alam natin, okay, or dapat hindi yung basta makakuha ka lang ng value. Dapat alam mo kung paano siya i-coconnect. Okay? Okay, so punta naman tayo dun sa susunod. We have Wye-to-Delta transformation and or conversion. So, dito ang sabi naman niya, the resistance of any delta network is equal to the sum of the Y network resistances multiplied 2 at a time divided by the resistance of the opposite branch of the Y network. So, given yung Y, ayan, syempre, ito pa rin yung terminal A, B, and C. So, then meron tayong delta dito. Ayan. So, let's say ito yung, again, A, B, and C. Tapos, ito naman yung R1. Ito yung R3. At ito, no? R3. Tapos, R2. So, ang sabi dito, para ma-convert mo daw yung Y na given into delta, so, ang gagawin mo daw, sum of the Y network resistances multiply 2 at a time. So, kung kanina, di ba sa delta to Y, yung denominator nila pare-parehas na sum nung tatlong delta resistances. Pagdating sa Y to delta naman, yung sum or sabihin na natin SOP, ayan, sum of the product being multiplied 2 at a time. So, ito, pare-parehas lang po sila nung numerator. Ngayon, magkakaiba lang sila dun sa denominator. So, i-divide daw yun dun sa resistance ng opposite branch of the Y network. So, ang ibig niyang sabihin, kung halimbawa, ang gagamitin mo or ang denominator mo ay RA, so dapat yung katapat niya dito sa delta, which is yung
Ag2. So kaya kung napansin nyo po, para makuha si Ag2, itong SOP na ito, dinivide sa Ag-A. Ito namang SOP again, dinivide sa Ag-C. So titignan natin si C, katapat niya lang or opposite niya si Ag-1. And then para makuha naman si R3, which is opposite naman nung terminal B, kaya dinivide sa Ag-B yung SOP. Ayan, so hopefully na nagets na natin yan, yung tungkol nga dyan sa Wye-to-Delta or Delta-to-Y transformation. Ayan. So now let's have an example here. So given a delta network, so kung mapapansin nyo po, ganyan yung position. So although wala siyang drawing, pero importante na dapat tama yung pagkakadrawing nyo guys, ha, nung delta at saka nung magiging converted na Y or vice versa. So dapat alam nyo kung paano i-drawing siya. Okay? So given a delta network with resistances 4 ohms, 10 ohms, and 6 ohms. So we are going to find the resistances of an equivalent Y network. So dito, kung titignan natin, let's say ito yung naisip kong drawing para dito sa problem na to. So 4, 6, and 10. So ngayon, i-convert ko yung delta to Y. Ibig sabihin, gagamitin ko yung formula na ang denominator ay sum nung tatlong delta resistances. So kung kukunin natin yung sum, okay, so you have 4 plus 6 plus 10, that is 20, hindi ba? So ngayon, paano natin gagawin or paano natin makukuha yung mga resistances naman pag naka-Y? Okay, o simulan natin dito sa RA. So kung titingnan natin dito sa may RA o dito sa may Y resistance na nakakonect sa terminal A, so you have 6 and 4. Para naman dito sa may RB, you have 4 and 10. Tapos para sa RC, you have 6 and 10. Ngayon, tingnan natin kung tama ba yung naging formula natin o magiging equation natin. So, ayan. Okay? So, since hinahanap mo si RA, kailangan mo ay 4 at saka 6. Tapos, i-divide mo lang sa 20. Tapos, dun sa RB naman, ang kailangan mo lang, 4 at saka 10, divide mo sa 20. Sa RC naman, 6 times 10, kasi 6 at saka 10 ang nakakonect dito sa C, then divide mo sa 20, and you will get these values. So 1.2 ohms, 2 ohms, and 3 ohms. At, ito drawing natin yung equivalent Y network nito. So dapat tama yung pagkakapwesto. So, ito na yung magiging pwesto niya. So, ito na yung RA, 1.2, RB, 2 ohms, at RC is 3 ohms. Okay? So that is about Wye-to-Delta and Delta-to-Wye transformations. So later on, may mga examples tayo na kung saan ma-highlight syempre itong transformation na ito. Okay? So ngayon, proceed naman tayo dito sa source transformation. So pag sinabi natin source transformation, simple lang, itatransform mo lang yung source. Okay? Of course, para mas mapadali yung pagta-transform o yung pag-analyze ng circuit. Kapag yung ilan sa mga parts, particularly yung mga sources, ay ma-convert mo into their equivalent counterpart. For example, ang sinasabi dito, replacing a practical voltage source. Ibig sabihin, meron kang voltage source na may series resistance or series internal resistance. Okay? Tapos, i-convert mo siya into practical current source wherein yung current source in parallel with a resistance or vice versa. Okay? And usually, applicable ito sa kahit anong klaseng sources, whether kung independent man yan or dependent. Okay? So, importante dito guys na kapag, halimbawa, may tinanong sa problem, tapos gagamit ka ng transformation. So, as much as possible, or ito yung huwag mong gagawin na idamay sa transformation kung ano man yung resistance na hinahanapan mo ng voltage or current. Kasi hindi mo makukuha yung sagot. Kasi dinamay mo sa transformation yung resistance na kailangan kong hanapan ng voltage or current. Okay? So as much as possible, huwag natin siya idadamay. Okay, dun sa ating magiging transformation. So actually, kapag
kukuha ka na ng current or voltage sa isang part ng circuit, maliban na lang kung total, no? Importante na ano eh, na pwede mo namang gamitin na rin yung kahit yung naka-transform na. Okay? O yung may mga parts na ng circuit na na-transform na. Basta yung portion na hinahanapan mo ng unknown current or voltage, huwag lang siyang madami sa transformation. Okay? Ngayon, kung hinahanap ko naman is equivalent resistance, particularly dun sa kanina, sa delta to y, walang kaso. Lahat i-transform mo, syempre. Damay-damay naman lahat. Okay? Ngayon, eto, tingnan natin kung paano ba ginagawa yung source transformation. So, sa pamamagitan lang po pala ng Ohm's law. So, halimbawa, meron kang voltage source na nakasiris yung resistance. Sa pamamagitan ng Ohm's law, para makuha mo yung value ng current source, eh, gamitan mo lang ng Ohm's law, V divided by R. So, yung voltage source na to, i-divide mo lang dun sa resistance. Pero yung resistance na yan, hindi po siya mawawala. Magbabago lang po ng pwesto. Magiging parallel na siya dun sa bagong current source. And then, you can do that vice versa. Okay? So, again, ang purpose nito, para mas mapadali yung, or para mas masimplify yung circuit. Okay, kasi pwede kang magkaroon dito ng ano, usually pwede kang magkaroon ng series or parallel na circuit. Okay? Then pag kunyari naka-series siya, pwede kang mag-KVL. Kung naka-parallel circuit naman siya, pwede kang mag-KCL. So yan di, yun yung usual na ano, na parang nagiging kinahahantungan ng mga network kapag ina-applyan ng source transformation. So ayan, napakadali lang naman yung gawin. Okay. Pero ito, let's have this one. Ito, kunyari lang naman. Okay, let's say... ito, no? Kunyari maglalagay ako ng dalawang resistance dito. Yan. So, let's say ito, 20 volts. 4 ohms. Tapos 2 ohms. Yan. So, ayan, no? So dito, kinakailangan natin na itong portion ng circuit na ito, matransform natin into a single voltage source na may kasamang, syempre, dahil voltage source, isang resistance na lang po na nakaseries. Okay? So kailangan yun ang mabuo natin. Okay, so again, ang goal natin, makapag-come up sa isang voltage source na may isang series resistance. Eh, so ang gagawin ko na lang, tanggalin ko na lang si 2 ohms para tapos na. Eh, hindi naman ganun yun. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, syempre, yung current source na 20 volts, i-convert natin yan into current source. So, yung 20 volts magiging 5 amperes. Sir, bakit 5 amperes? Kasi yung 20 na volts, 20 volts na source, dinivide mo lang dun sa nakasiris sa kanya na 4 ohms. Kaya naging 5 amperes. Tapos yung 4 ohms na yan, ipaparallel mo na ngayon. Kasama ni 2 ohms. Yan. Okay? So, ayan na, no? So, naano na natin. Ngayon, syempre, ang goal natin, makakuha ng, ano, diba, ng isang voltage source or ng isang resistance lang. So, pwede natin gawin. Ano pwedeng gawin dito sa dalawang guys? Siyempre, sir, nakaparallel yan. Pwede kong kunin yung magiging equivalent resistance yan. So, ano ang magiging equivalent resistance nitong 4 ohms at saka 2 ohms na nakaparallel? O, ano? Balikan natin yung sa ano, parallel circuit. 0.8. Sure yan. I think hindi siya 0.8. 4 over 3 yan. Okay. So, mas tama yan. 4 over 3. Okay. So, this is 4 over 3 ohms, no? Ayan. Kasi, diba may inanaman na tayong technique, diba? 4 times 2 divided by 4 plus 2. Ayan. Pwede yun. Okay? Kung yun ang naiisip nyo. Ayan. 4/3 ohms yan. Ngayon, syempre, 5 amperes at saka 4/3 ohms na lang yung natira. Pero they are connected in parallel or naka-current source pa rin. Eh, ang kailangan nga natin,
sabi ko nga, single voltage source, tapos single na series resistance. So ngayon, ang next na gagawin natin, syempre, transform na natin to into voltage source. So, para makuha natin yung corresponding na voltage source, no? So, i-multiply lang natin, no? Yung 5 sa 4 thirds. So, 5 times 4 thirds, you have 20 over 3 volts. Tapos dito, yung 4 thirds ohms naman, naka-series na ngayon. Okay? So, nakuha na natin yung from 20 volts, tapos may 4 ohms na naka-series sa kanya, tapos yung connection nila naka-parallel dun sa 2 ohms. So, ito, nakuha na natin yung pinaka-isang ano lang, isang voltage source lang at saka isang series resistance. Okay? So, ganun po yan pagdating sa source transformation. Ayan ha. So, again, yung parallel ha, circuit time, paano kayo kumuha ng resistance, never forget that. Okay? So, ngayon, meron tayo ditong example. Okay? So, let's say, use the source transformation to find the voltage across the 5 ohm resistor in the circuit shown. So, ano yung hinahanap natin? Voltage ng 5 ohms. So, you are looking for the voltage here ng 5 ohms. So, kapag gagawin nyo po yung transformation, hindi po dapat madamay yung 5 ohms sa transformation. Gets po ba? So, again, yung 5 ohms huwag nyo pong idadamay. Ngayon, medyo isa-isahin lang natin yung gagawin para hindi po tayo medyo mabigla. Okay? Saan natin kaya pwedeng simulan? Okay. So, pwede natin simulan dito, guys. Okay, pwedeng ito, i-convert natin yung 3 ohms na may naka-series na 6 volts into current source. So, kailangan ma-convert natin yan into current source, no? Yung 6 volts at saka 3 ohms. Na pag kinonvert mo, syempre, kunin mo yung or i-divide mo lang yung 6 sa 3 and you will get 2 amperes, di ba? Okay. Then, pwede rin to guys. Another thing, isabay nyo na rin to. Pwede rin yung i-convert yung current source na ito na may parallel resistance into voltage source. Okay? O, pag kinuha nyo yung voltage source dito, edi 3 times 1.5, you will get 4.5 volts. Tama, no? So, ito, 2 amperes dito, makukuha mo. Tapos, nakaparallel na si 3 ohms. Dito naman, you will get 4.5 volts. Tapos, naka-series na yung 3 ohms. Okay? So, ayan po yung gagawin natin. So, i-convert lang po muna natin yung 1.5 ampere into equivalent voltage source with 3 ohms being connected in series na, no? Kasi voltage source nga. Then, 6 volts na voltage source na may naka-series na 3 ohms, i-convert mo into equivalent current source na yung 3 ohms na ngayon ay naka-parallel. So, bale, ito nga yung ginawa natin, no, kanina. And ito na po yung magiging resulta. Ayan. Ito, nakikita nyo to? Yung voltage source na, or kanina, yung current source, di ba, na may naka-parallel na 3 ohms, naging 4.5 volts. Tapos, may nakasiris na yung 3 ohms. Tapos, yung kanina na 6 volts na nakasiris sa 3 ohms, naging 2 ampere source na nakaparallel na dun sa 3 ohms. Okay? Guys, ito pang mahalagang huwag niyong kakalimutan. Yung polarity. Okay? Yung polarity. So, syempre, kapag halimbawa, yung isang voltage source, kinonvert mo yan sa isang current source, dapat sundin mo yung direction. So, kung halimbawa, positive yung nasa bandang taas, according dun sa diagram, pagdating naman sa current source, pataas dapat yung arrow. Okay? So, ganun dapat yung approach natin, guys, ha? So, huwag niyo pong kakalimutan yan pag nagtatransform mo kayo. Yung polarity, importante din po yan. So, ngayon, ito, kung mapapansin natin, sir, yung 3 volts at saka 6 ohms, pwede natin pagsamahin, no? Diba? Para maging 9 ohms. Tapos ngayon, yung 9 ohms na yan, tapos naka-series dito sa 4.5 volts, pwede natin ulit gawing current source. So, ito ang gagawin mo. Convert that 4.5 volt source into equivalent current source. So, ibig sabihin, kasama yung 9 ohms. Kaya, i-divide mo yung 4.5 sa 9, you will get 0.5 ampere.
And ito na po yung magiging resulting circuit. Ayan. Ito na siya, no? So, yung 3 ohms at saka 2 ampere, after natin siya i-transform, hindi na siya ginalaw. Kumbaga, as is, hanggang dulo, ganyan na siya. Pero dito, ito, kinailangan pa natin siyang i-transform ulit. Wherein, kung mapapansin natin, lahat sila nakaparallel. Diba? Ano ba ang karakteristik kapag nakaparallel? Ano bang common kapag nakaparallel? Diba? Voltage. Ibig sabihin, guys, kung ano man yung voltage ng 5 ohms, yun din ang voltage ng 9 ohms dito at ng 3 ohms. Pero, guys ha, dito lang sa transform circuit na ito. Pero, dun sa mismong ano, dun sa mismong given, syempre iba. Okay? Kaya nga, hindi po pwede na, halimbawa, kukuha ka ng current ng isang resistor. O kunyari, ang hahanapin naman sa'yo, yung current naman ng 9 ohms. Hindi ka pwedeng dumepende dito. Kasi, dinamay mo yung 9 ohms sa transformation. Kaya nga, kung ano yung hinahanap sa given o hinahanap sa problem, kung ano man yung resistance na maaapektuhan nun, so wag mo siyang inadamay sa transformation. Okay? Kasi yan yung minsan pagkakamali ng karamihan na, kunyari, may follow-up question, using source transformation, what will be the current of 9 ohms? Pero, dumepende ka dito. Eh, samantalang, yung 9 ohms, ano yan? Hindi yan ang totoong pwesto niya. Ginawa lang natin yan, yung transformation na yan, para makuha natin yung voltage ng 5 ohms. Pero hindi ka pwede dito dumepende ng kung ano yung magiging current or voltage ng 9 ohms at saka 3 ohms. Kasi ito, para lang ito sa transformation para mahanap natin itong 5 ohms. Hindi para sa kanilang dalawa. Okay? I hope klaro tayo dyan sa part na yan. So, kung gusto mong kunin yung current ng 9 ohms, magsimula ka ulit ng panibagong transformation. Okay? Actually nga, wala kang 9 ohms sa given, di ba? Ang meron ka lang, 3 ohms, 6 ohms, yun na lang yung given. So, technically, hindi ka pwede kumuha ng voltage or current ng 9 ohms. Okay? Kasi wala naman siya sa given. Diba? Wala naman siya sa original na circuit. So, every now and then, babalik ka pa rin dun sa original na circuit. Okay? Para gumawa ng panibagong transformation. So, kumbaga, one question, one transformation at a time lang. Hindi po pwede na sa isang transformation, lahat makukuha mo na. Hindi po pwede yun. Okay? Kumbaga, kung isa yung hinahanap, isang transformation lang pwede mong gawin. Okay? So, ito na. Gagamitan lang natin siya ng KCL. So, wherein, yung 0.5 ampere, no, kung mapapansin natin, palabas, di ba? Palabas eh. Leaving the node. Yung 2 amperes, entering the node. While yung sa mga resistor natin ay naka-leaving din. So, palabas din. So, kaya naka-negative yung mga yan. Tapos, in terms of ohms law, kinuha natin yung current ng 9 ohms, V over 9. Tapos, yung sa 5 ohms, V over 5, V over 3. Kasi nga, they have the same voltage nga, according to parallel circuit. Then, dito, isosolve na lang natin by multiplying both sides by 45, I think. No? Then, transpose, then solve for V, and you will get 2.328 volts. Ayan po yan. No? Pagdating sa ganitong klaseng transformation. Proceed naman po tayo sa mga examples. So we have here an example from delta to y or delta or y to delta transformation. Find the equivalent or total resistance between terminals A and D in a bridge circuit consisting of two deltas shown. Okay. So, ang kailangan natin mahanap is kapag naglagay daw tayo dito ng ohmmeter across A, no? Ano daw yung magiging measured equivalent resistance? Okay? So, yan yung kailangan nating hanapin. Ngayon, pag mga ganitong klaseng circuit, meron kang dalawang option. Okay? So, you have two options. Either yung nasa taas na delta, i-convert mo into Y, o yung nasa baba na delta ang i-convert mo sa Y. Okay? Ngayon, aliman dun sa dalawa,
na gagawin mo, na pwedeng gawin, apektado yung 6 ohms. Diba? Kasi part din siya, part siya ng upper delta, part din po siya ng lower delta. Kaya wala siyang choice. Okay? So, madadamay at madadamay pa rin siya dun sa transformation. Okay. O ngayon. So, siguro ang piliin ko na lang option is ano na lang. I-convert itong convert upper delta into its equivalent y. O, yun na lang gagawin ko, no? Mas madali, no? Pero kung ang discounting nyo ay gusto nyo i-convert na lang yung delta o yung lower delta, okay lang naman. So, ngayon, ang mangyayari, so, okay. So, kung titingnan natin dito, i-convert natin yung ano, no? Yung 10, 6, at saka 14 into equivalent y. Okay. Ayan. So, ito dapat yung maging, ano, isa sa mga portion ng circuit na mangyayari. So, ito, ayan. Tapos nandito lang yung ano. Ayan. Tapos ibalik natin yung mga terminals. So let's say this is yung A, this is B, this is C, and this is D. Yung 4 ohms at saka 6 ohms as is pa rin. Okay. So ang tanong ngayon, ano yung magiging values nitong tatlong Y connected resistances? So dito, i-apply na natin syempre yung delta to Y. Okay. O, simulan natin dito sa may resistance na nakakonect kay A. So, let's say, tawagin natin siyang RA. So, saan natin siya, or ano ang magiging formula natin dito, guys? So, delta to Y tayo, no? So, ibig sabihin, sa RA, tignan natin kung ano ba yung nakadikit dun sa A dito sa delta. So, you have 10 and 14, yes. So, 10 times 14, tapos divided by 10 plus 14 plus 6. And that will be, yes, that will become 2 ohms. Yes. Ayan. So, meron na tayo ditong 2 ohms. Sure yan, no? 2 ohms na. Ah, hindi pala. Okay, mali pala. Okay, so dapat ano yan? In fraction, that is, in fraction po, sige, gawin na lang natin fraction para mas madali. Okay, 14 over 3 ohms. Ayan. So, ilagay lang natin siya dito. Ayan, para madali natin ma-identify. Ngayon, kulang na lang yung dalawa, no? So, yung RB at saka RC. So, para naman kay RB, so, ang kailangan natin ay B, 10 times 6. Ayan. Tapos, divided by 10 plus 4. Actually, yung 10 plus 4 plus 6 ay 13. So, it will become 2. Tama? Ayan. So, magiging 2 ohm siya, no? Okay. Tapos, yung RC naman. Okay. Yung RC naman, so you have 14 times 6. Ayan. So, pag ginawa natin yan, 14 times 6 divided by 30, ilang ohms po yun? Ayan. Okay, so 6 times 14 kasi. Ah, sorry, 14 nga pala to, no? Okay, ayan, 14. Okay, ayan. Sige, pero tama naman to, no? Ayan. So, 10 plus 14 plus 6, so that is, ano naman, 30, no? So, 2.8, yes, ayan, 2.8 ohms. So, ito na. Ayan, so this is 2.8 ohms. Ayan. So ito, nakakabuna tayo ng parang series parallel ang dating wherein makikita nyo po ito. Diba ito? They are connected in series, oh. Kaya pwede mong pag-add yan dalawang yan. Ganun din tong kabila. Yan, oh. Pwede mong pag-connectahin yan. So ngayon, ito na yung susunod na mangyayari. So bali ito, i-connect na natin. Okay. Bali, parang lalabas na lang isang naka-series na 14 over 3 ohms. Tapos, after nyan, may naka-parallel na dalawang resistances base dun sa series combination ng dalawa. So, you have, ito magiging 6 ohms, no?
ito naman magiging 8.8. Ayan. Ngayon, may napapansin na naman tayo. Itong 6 ohms na to, nakaparallel kay 8.8. Diba? So again, pwede mo yung i-convert. No? Yung 6 at saka 8.8 na yan. No? Tama na may pagkakaanin natin. No? Okay? So ngayon, kapag kinonvert mo yan into parallel, so ano nang mangyayari? Of course, you can have 1 over RP. Ayan. Tapos, 1 over 6 plus 1 over 8.8. So, pag kinuha natin yung parallel connected resistances na yan, it will become what? Yes, 3.567. Tama ba yan? 132 over 37 is 132 over 37. So, 3.56. Okay, sige. So, 3.5676. Ayan. Okay, ohms. Ayan. And then, ito na siya. Magiging ano na, no? Magiging, ano na siya? Series na lang. So, we can have this one. So, ito, 14 over 3 ohms. Tapos, ito naman, 3.5676 ohms. So ngayon, para makuha na natin equivalent resistance, o hindi pag-add na natin yung dalawang yan. So ano po ang magiging equivalent resistance? Yes, it will become 8.2342 ohms. And that will be the final answer for this problem. Okay? So dito wala pa naman tayong hinahanap ng voltage and current, kaya okay lang na maging ganyan yung approach natin. No? Again, pwede nga yung pong gamitin yung lower delta, i-convert nyo lang siya sa Y. Okay, so pwede naman yan, no? Okay? Ayan. And then, of course, you will obtain the same results then. No? Ayan. So, kung halimbawa, i-convert mo naman yung ano, ito siya bali. Ito. Ayan. Pag kinonvert mo yung ano, lower delta, okay? So, yung 10 and 14, hindi lang po mai-involve. So, bali, ito na nangyari kay 6, 4, tsaka 6. So, naging 1.5 ohms, dito 1.5 ohms, tapos 2.25 ohms. Then, of course, it will be the same pa rin. Okay? Kasi ito, pag siniris mo yan, you will have 11.5 dito. Dito, you will have 16.25. So, pag kinuha mo yung parallel connection yan, ng 11.5 ohms, tapos nung isa, 16.25 ohms. So, pag kinuha natin yung RP niyan. Okay, you will get 6.7342. Ayan. Tapos, syempre, para makuha mo na yung equivalent resistance dito, pag-add mo lang yung dalawa, no? 1.5. Okay? So, makuha is ganun din, 8.2342 ohms. Diba? Okay? So, that is for that example number one. Okay. So, ngayon dito, ang alamin natin ay ang current delivered by the source. So, ito, yung I na ito. And the voltage drop V sub O for the circuit shown. So, dito, mapapansin natin na ito yung ano V sub O na kailangan natin hanapan ng voltage. Okay, voltage na itong 2 ohms dito. Ngayon, dahil gagamitan natin siya ng transformation, as much as possible, wag natin to isasama sa transformation. So ngayon, kung medyo ayusin lang natin yung circuit para makuha natin yung magiging ano muna, magiging current, so we can have this one. Ang ganyan lang din yan eh. Parang bridge circuit lang yan eh. Medyo in-straight lang. Okay? Ayan o. Oh. Dito pa rin yung V sub O eh, na hinahanap natin. Ayan. 2 ohms. Ayan. 2 ohms. 2 ohms. 2 ohms. 2 ohms. Okay? Tapos dito 1 ohm.
So, ang maganda naman dito, itong mga resistance na nandito sa may bridge o dito sa 2 delta ay pare-parehas yung resistance. Kaya parang I think mas madali siyang gawin o isolve. So, ang gagawin natin guys, yung nasa upper delta, dahil hindi nga po pwede madamay yung may V sub O sa transformation. So, ito na lang ang taas o yung upper delta ang ating itatransform. Yan. Okay. So, ang tanong, ano kaya yung magiging equivalent resistance nung Y connected mula dun sa delta connected na 2 ohms ang lahat ng resistances. O yan, no? Okay. So, dito yung ano. Okay, medyo ayusin lang natin yung drawing. So, ito pa rin yung 1 ohm. Tapos, ito na yung Y connected. Tapos, nandito pa rin naman yung dalawang 2 ohms. Ayan. Tapos dito yung visa po, no? Ayan. So, ano po yung magiging equivalent resistance ng Y or sa ano yung magiging Y equivalent resistances if the delta connected resistances that you are going to transform is composed of 3 2 ohm resistor. Okay. So, napakadali lang po. Okay, that will be yes, 4 over 6 or 2 thirds. Yes. Okay? Yan, 2/3, 2/3, 2/3. Actually, para mas madali na lang, note this. Okay. For identical resistances, okay? Ito yung napansin nyo, no? Palagay ko napansin nyo to eh. Na kapag yung resistance ng Y, para makuha mo siya, lahat ng resistances sa delta, okay, yung isa lang ha, i-divide mo lang pala sa 3. So, applicable ito sa identical resistances. Kaya, hindi nyo na po kailangan mag-ano pa eh, parang alam, bumalik kayo dun sa kung paano siya i-transform. Pero ito lang din yun eh. Okay? O ngayon, so kung titingnan natin ang maigi yung ating circuit, meron na naman po naka-series. So ito po gagawin natin para makuha lang po natin yung current muna guys ha. Ayan. Okay? So ang hinahanap muna natin kasi is yung current. So mamaya alamin natin yung sa VO na yan. So, unahin muna natin yung sa current, no? Okay. So, ito, meron tayong dalawang series connected resistors na nakaparallel. Diba? So, ngayon, syempre, pag-add lang natin yan, diba? So, 2 plus 2 thirds is 8 thirds, no? Ayan. Hindi yung nagkakamali. Hindi tayo nagkakamali, tama naman, no? 8 thirds. So, you have, okay. So, ito yung 2 thirds pa rin. Ito yung 1 ohm. Tapos ngayon, meron ka ng, meron pang ito. So, ito magiging 8 thirds. 8 thirds. Oh, dahil itong dalawang ito ay nakaparallel. So, pwede natin i-combine yan. Ano po yung magiging resulta kapag meron kang dalawang resistor na tig 8 over 3 ohms na nakaparallel? So, ano yung pwede mong gawin? Yes, so, para makuha natin yung sa may parallel connected resistances, so, we can have what? 4 thirds, yes. So, magiging 4 thirds po ito. Ngayon, bali, ito na yung magiging resulting circuit niya. So, bali, nag-start tayo ng ganito. So, bali, ganito na siya. So, medyo inayos ko na ito. 1 ohm, 2 thirds ohm, or 2 thirds ohms, tapos 4 thirds ohm. Okay, o tapos, hindi pwede na natin kunin yung pinaka equivalent resistance, no? So, equivalent resistance natin is 1 ohm plus 2/3 ohm
plus 4/3 ohm. And that will be, yes, simple as 3 ohms. Ngayon, para dun sa current, since may given na voltage na 20 volts, didivide mo lang sa 3 ohms. And you will get 6.667 ampere. Ayan. So, ito po yung magiging I, no? Ayan. So, yun po yung I na hinahanap natin. Okay? So, ngayon, hindi pa tayo tapos kasi kailangan pa natin mahanap si VO. Kailangan natin mahanap si VO, no? Ayan, si V sub O. Okay? So, what we are going to do is this. Siyempre, maghahanap tayo ng mas simplified na circuit kung saan mahahanap natin si VO. So, bale, ito lang. Dito lang tayo babalik, guys. Balik lang tayo dito sa diagram na to. Okay? Para malaman na natin sino si V sub O. Okay. O, balikan lang natin yung kanina, no? Ito. Yung meron pa siyang... Ayan, so dito yung ano, ayan, 2 ohms, ito 2 thirds. Okay, ayan. O ngayon, di ba may current na nabanggit na, no? May current na 6.6667, no? So yun yung current. Okay, ang tanong ko lang, kung halimbawa, ito yung 6.6667 amperes. Pagdating dito sa point na to, anong mangyayari? Siyempre, maghihiwalay, no? Okay? Di ba? Magdi-distribute. Pero, it so happen na parehas lang po yung value nung dalawang parallel branches, no? O yung dalawang branches, di ba? Ayan, no? Ito 2/3 tsaka 2, eh. Ito 2/3 at tsaka 2. So, ibig sabihin, yung current na dadaloy dito sa may 2 ohms ay kalahati lang nung I. So ngayon, ito na lang. Para makuha na natin si V sub O, so bali 2 times I over 2. And since ang ating current na nakuha kanina ay 6.667 amperes, so i-divide mo lang sa 2. And of course, you will get what? 6.6667 volts. Ayan po. Okay? So, bali, in short, para mahanap natin yung current dito sa may parallel branches, ang gagawin mo ng next is current divider. Okay? It so happen lang na equal yung mga resistances, kaya ang ginawa lang natin, eh, dinivide na lang sa 2 para mas madali. Okay? So, yan po yung pagdating sa problem na ito. So, again, yung ating current dito ay 6.667 amperes. While the voltage at 2 ohms that is being placed at the lower right of the circuit is 6.6667 volts. So, proceed naman tayo dito sa ating next problem, okay, for source transformation. So, find the power across the 1 ohm resistor in the circuit shown. So, ito yung hinahanap natin. Okay. So, ito yung hinahanap natin. So, ang tanong, ano yung una mong gagawin? Since you are looking for this power. Siyempre, pag kumuha ka ng power, it's either pwede kang gumamit ng VI. Siyempre, kunin mo lang yung voltage ng resistor na ito. Lagyan natin. It's either, para makuha yung power ng resistor na to, you can have this one. Okay? Ayan. Or you can also have this one. No? Or you can also have this one. Ayan. Okay? So, ang tanong, saan natin sisimulan ang transformation? So, syempre, as much as possible, kung 1 ohm lang yung nahanap mo, ito pwede mong i-transform. Ito pwede, no? Itong 20 ohms na may nakaparallel na 1 ampere current source ay pwede mong i-convert into voltage source series with 20 ohms. Ayan ha. So, voltage source tapos naka-series kay 20 ohms. Tapos ito,
i-convert ko naman to into current source parallel with, hindi, series din, no? Okay, series din. Series with 4 ohms. Okay, syempre, pag kinuha natin yung voltage source dito, syempre, ang voltage source dito will become, sorry, it should be voltage source pala. Okay, voltage source. So, pag kinuha natin yung voltage source dito, it will become 4 volts. Tapos, naka-series na kayo 4 ohms. Tapos, ito naman, magiging 20 volts. Diba? I-multiply mo lang yan eh. So, and then, naka-series na kay 20 ohms. So, ngayon, i-drawing na natin yung circuit. Okay. So, using yung mga nakita natin. So, bale, simulan natin dun sa may 4 volts. Okay? Kasi ito magiging 4 volts to, diba? 4 volts. Dito magiging 20 volts. Ayan. So, 4 volts, tapos naka-series na yung 4 ohms. Ayan. Tapos nandito yung 6 ohms. Tapos ito, yung 20 ohms naka-series na kay voltage source na 20 volts. Okay, question. Saan ko ilalagay ang positive polarity? Yan. Saan ko ilalagay? Okay, sa kanan. Yes. So, negative, positive dapat. So, 20 volts. Dito naman yung 1 ohm, tapos 3 volts. So, since ang hinahanap natin is yung sa may 1 ohm, so, kailangan malaman natin yung kagit na dumadali sa 1 ohm na yan. And dahil lang nangyari, ang naging resulta ng transformation dito sa dalawang source na to ay nagresulta sa series. So, mas madali na lang kasi you can do what? You can do Kirchhoff's voltage law. Ayan. So, ngayon, kunin natin yan. Okay? KVL. So, 4 volts plus 20 volts minus 3 volts. No? So, bakit sir puro positive tapos ito negative? Kasi ito, pasok sa negative, labas sa positive. Ito, pasok sa negative, labas sa positive. Ito, pasok sa positive, labas sa negative. So, you can have that one. So, then minus I. So, dahil iisa lang naman ang current, di ba, pag naka-series. So, isama mo na lahat. Yan. Then, solve for I. Siyempre, ano yan eh. Pag pinag-add mo yung mga voltage source, you will have 21, no? Okay. So, di ba? We will have 21. Okay. So, 21 volts, I mean. Yan. Minus 31I. Okay. Ayan. O, ano magiging current? Yan. So, you will have 0.6774. Tama, no? Ayan. Okay. So, ito na yung magiging current. Okay. Ayan. So, ngayon, ang problema na lang natin ay yung kanyang, syempre, power. So, para makuha natin yung power ng 1 ohm, so, ang gagawin mo lang, yung current na yan, nakuha mo, square root times 1 ohm. So, ano po ang makukuha natin? So, it will become, so, square nyo lang yung 0.6774, no? So, you will come up with 0.4589 watts. Ayan. So, ito po yung magiging power ng, or power absorbed by 1 ohm resistor. Okay. Ngayon, I have a question. Possible ba na pwede na natin kaagad makuha yung power ng 6 ohms? Possible ba? Possible. Possible na makuha ba natin from this transform circuit yung power or voltage ng 6 ohms o yung current niya? Possible ba? With this transformation? Yes or no? Yung sa 6 ohms ha? 6 ohms, yung tinatanong ko. O, balikan natin yung diagram natin. O, balikan natin yung original.
Nadamay ba sa transformation yung 6 ohms? Nadamay o hindi? Okay, hindi. So kaya, possible din na hindi lang 1 ohm yung pwede mo makuha dito sa transformation na to. Kasi pwede rin makuha yung sa 6 ohms na rin. Pero ang hindi nyo lang pwedeng makuha dito sa transformation na to ay yung sa 4 at sa 20. Kasi originally, hindi naman sila ganun ang connection. Okay? And sir, anong gagawin ko para, kunyari, ang tanong, gusto mong kunin yung current ng 4 ohms. So ang gawin mo, kung ito yung hahanapin mo, i-transform mo tong lahat ng to. Okay? I-transform mo to, yung nasa kanan. Yung 6 ohms, itong 20 ohms, 1 ampere, 1 ohm, at saka 3 volts. Para makabuo ka ng parallel circuit. And you can do the KCL. Then same goes with this. Okay? Yung same goes with sa 20 ohms. Okay? Dahil naka-parallel, kailangan makabuo ka ng another parallel circuit na syempre kasama na yung 20 ohms, tapos 1 ampere, tapos another branch. Okay? So, or another branches. Ayan. So, ganun lang naman po guys. As much as possible, kung hindi po sila kasama sa transformation o hindi naman maapektuhan ng transformation, ay pwede ka pa rin makakuha ng values. Pero kung kasama, definitely you need to have another transformation para mahanap naman yung current or voltage para dun sa another resistor or another resistance. The end of our lecture. Thank you.